Hi guys! So, sorry, na-click ko na pala yun. But anyway, hi again! It's me, April Joy Barweso, back again with another vlog. Dito nawawala, sabi mo dyan ka lang pero bakit bigla kang nawala na para bang wala lang paramdam, gagabi na di ka pa rin. So for today's video guys, nagpost ako ng, ito ang dami kong pimple, buti nga nagla-light na sila dahil kay Dr. S. Wong's Bioderm Ointment and yung sulfur soap nila, sobrang ganda guys. But anyway, ayun nga, nagpost ako ng Q&A portion kinemerot sa Instagram again. But this time, ako lang ang sasagot. So, yan. Yun ang content natin for today's video. We will be answering the questions from other people. Wait, hanapin natin yung mga Q&A kinemerot. Hanapin natin yung mga questions nila. Alam. Ayan. So, bago yun. Since nag-order kasi ako ng Bolcho. Lately, sobrang takaw ko talaga. Ano? Kita naman, yun o. Double chin. Kita. Real na real. So, for today's video, sasagutin ko yung mga questions habang kumakain ng chicken poppers. Dahil yun ang aking table sa Bonchon. Buti nagka-chicken poppers na uli sa SM Clark kasi laging wala to noon. Yan, so dalawang ganito guys. Dalawang chicken poppers yung in-order ko. Tapos yung japchae. Japchae, japchae. Wait lang. Yan. Ito. Yan. Yummers. So, wait lang. Kasi muna natin yung setup. Sobrang naka-zoom sa mukha ko pala to. Wait. Ayan. Ayan ako yung siguri. Kitang-kita naman kasi. Ay! Kitang-kita naman kasi yung ano. Ayan. Ito. Ayan, ayan, ayan. Gumit na ka, gumit na. Nakatabi niya. Ayan. So, unang question. Hindi pa nakarangan yung mukha. Unang question. Galing kay Katniss TV official. Kailan ka namin makakabanding? Saan sabi ko sa inyo, kayo na ang pumunta dito. Mahalang gas. Kayo naman ang mag-make way, di ba? Nung time na nasa Manila ako, hindi nyo sinuffice eh. Inaya ko kayo ng 3 days. So, 3 consecutive days ko silang inaaya. Kaso, meron silang mga ibang lakad. So, sorry Katniss. It's time na kayo naman ang mag-make time for me. Wait lang, pasubo lang ako na to guys. Namis ko yung chapter ng Bonchon. Ang kanakain ko kasi dun lagad puro chicken poppers tsaka fries or kaya yung fish with rice. Para fish fillet nila. Masarap din. Next. Anong namimiss mo sa high school? Sabi ni Diane Mitch. Namimiss ko sa high school. Siguro yung pagiging bida ko doon. Hindi. Kidding aside. Kasi sobrang fruitful ng high school days ko. Like, SSG, two or three years yata akong part ng Supreme Student Government namin. From representative to secretary to vice president external. So, kapag may parang mga get-together by districts, kami yung parang nagpe-present dun sa school namin. Ganon. And then, a consistent honor student pa ako noon since first year to
ano, hindi kasi ano yun eh, nagpalit ng curriculum. So ang nangyari, hindi na siya first year, second year, parang naging grade 7, parang ganun. Pero for yung first 2 years namin, first year, second year pa yung tawag. Tapos nung third year, parang dun ata naging grade 9. Grade 9 ba ang tawag? Oh, grade 9, parang ganun. Tapos hanggang grade 10, tapos hanggang senior high, which is 11 and 12, then college, ganun ganun. So, yun, sobrang fruitful ng high school days ko. Namimiss ko yung pagpapadyan ko, namimiss ko yung pag dumaan ako dito sa hallway na to. Ate AJ, ganun, kasi sobrang close ko halos lahat ng students dun sa school. Since pag nagka-campaign kami, syempre na ano, you get to meet a lot of students from your school, syempre from your campus. Kasi nagka-campaign kayo room by room, room by room, room to room, ganun. So parang, ang cute kasi hanggang grade 1 talaga, hanggang grade 1. Alam mo yun, para ko silang mga ano, mga babies, mga sisters, brothers, ganun. Kasi sobrang lambing ng mga lower years sa akin nung nag-high school ako. And yun, yun ang namimiss ko sa high school. Eto. Bakit di nakapunta sila Boss T kahapon? Sa pagkakaalam ko kasi talaga guys, 3 o'clock sila umalis. Kaso, nasa kwarto lang kasi ako noon, nagpapahinga ako. So parang, alam ko 3 o'clock kasi 2:30 siya bumaba dito. So na-expect ko, by 3, nakaalis na sila. So alam ko, 3 o'clock sila umalis. But then again, nakaalis na yata sila noon, tapos na-flatan. So bumalik sila kasi naghanap pa sila na mag-vulcanize. For like an hour ata sila nag-aantay doon, mga ganun siguro. Kaya nag-vlog muna siya, ganun. But I think ano, panoorin nyo na lang din kung meron siyang explanation about doon. Kasi basically, mas may evidence naman sila kaysa bukod sa amin na nandito sa bahay. So, yun. Nakaka-3 na tayo, no? Next, eto. Galing kay Hoy Adam. Sabi niya, kailan kaya pupunta ng Belgium ni Boss B? Ako, sinabi ko sa kanya, personally, gusto ko pag isasama niya ako dun. Yung marunong ako mag-French. Kasi, parang, ayoko ma-culture shock. Siyempre, parang ikaw, diba, as a tourist, ganun, as a traveler, parang, gusto mo pagpupunta ka sa ibang bansa, sa ibang lugar, parang, may, at least, brief background ka kung ano yung language na ginagamit nila, ano yung traditions nila doon. So, pagdating mo doon, hindi ka mabibigla. But then, balak niya is December kami uuwi. Hindi ko lang sure kung matutuloy yun kasi tinatapos pa yung mga gastusin. Tinatapos pa namin yung mga gastusin sa bahay, sa furnitures, and everything. So, after nun, doon pa kami makakapag-plan siguro ng concrete plan, if ever, regarding sa pagpunta ng Belgium. Kailan magpapropose sa'yo si Doggy, sabi ni Raiden? Hindi ko alam. Hindi ko rin kasi siya tinatanong. At hindi ko din naman siya kinukulit about doon. Kahit na, ano, nung nag-break kami, tapos nag-long message siya, tapos kasama yon sa long message niya regarding sa proposal and everything, kung kailan siya dapat magpapropose and all, ganag-gaya. Pati yung mga plans niya sa amin, tawag na to, regardless na minention niya na dun sa long message nung nakikipag-ayos siya sa akin. Hindi pa din talaga ako nag-expect kasi ayoko talaga ma-overwhelm. Yun. Ayoko ma-overwhelm kasi hindi natin sure, worst case scenario, diba? Yeah. So, hindi ko siya minamadali. Hindi din ako nagpapahiwate. I mean, nasa kanya naman yun eh. Next. Ano pong ginagawa niyo para maging mas strong yung relationship niyo ni Boss D, sabi ni Kay Tasha? Lately ngayon, ayaw niya talaga akong mainis. As in, sobrang concern niya. Sobrang concern niya sa mood ko. Nakapagkita niya yung mukha ko, nag-iba na yung aura. Titigil na siya mang asar, yung mga ganun. Or kaya nababother na siya, mga ganun. So, feeling ko yun. Kasi before, parang di ko siya masyado talagang inaalatan ng, I mean, oo, magkasama naman ako, magkasama sa bahay. Tapos parang gusto ko pag parang daylight, ganun, parang nabanggit niya nga yung kay Kumu, di ba, na naging clingy ako. Kasi
Ako parang pag nagiging clingy ako, natatakot ako kasi baka sobrang showy ko na, baka nakakairita na. Yung mga ganun, sobrang bothered ako sa mga ganun. So ako, noon, hindi talaga ako nagiging clingy sa kanya. Tapos parang, pinag-usapan namin na parang, ba't daw ako may hiya maging clingy, ganang ganyan. May boyfriend naman siya, so, ayan, step by step, tinatry kong maging clingy. I mean, which is, clingy naman talaga ako, pero, nahiya lang talaga ako na ipakita. Until, yun, basta ngayon, mas okay talaga. Next, sabi ni Drea Loves Gabo, kung magpapapiercing ka, sa ang part mo gusto? Dito, ito gusto ko dito, nakalimutan ko yung tawag dito, tragus ba? Nakalimutan ko, or pa dito. Yan, basta dito, basta sa may mga buto-buto. Yan, doon ko balak magpa-piercing. If ever, kaso hindi na ayaw niya magpa-piercing pa ako. And ayaw niya rin ako magpa-tat, so, wala. Habi ni Ria Lena, Ate AJ, who's your favorite girl that NXP Boys has? So, since, hindi ko naman alam kung sino ibang mga girlfriend nila. Si Mika talaga. Kasi parang si Mika little sister. Para akong kapatid na si Mika kahit hindi kami magkasama sa bahay. Ito. Sabi ni Andre Farr, dapat di kayo masyado nag-vlog together with Bosti? Hindi ko alam. Parang bihira lang ako maging comfortable na kasama siya mag-vlog. At some point, kahit na 1 year na kami. Hindi ko alam, parang nandun pa rin sa akin yung hiya kapag kasama ko siya sa vlog. Ganon. Unless parang pag sinabi niya na, tara, content tayo, ganon, ganyan, baby, film tayo later, mga ganon, ganon. Unless ganon. Eto, sabi ni I am Graziel07, but sobrang higpit mo kay Doggy? Hindi ako sobrang mahigpit sa kanya. Guys, yung nakita nyo na vlog, content, it's purely content talaga. It's like, purely content talaga yun. Kasi ever since hindi ko siya pinapakialaman sa ganong bagay. And alam nyo yun, ang nakakaano nga dun, kasi pag hindi ko sila pinapansin, or like, kunwari, may nag-message sa akin na, uy, finalo ng boyfriend mo si ganito, si ganyan. Tapos, meron pang mga girls na magme-mention pa sa akin sa mga stories nila na finalo sila ng boyfriend ko, ganito, ganyan. And then, ako, wala akong idea in the first place until parang sila yung magpakita sa akin na may ganung ganap. So, ayun. I mean, hindi ko gets kasi hindi ako sobrang higpit. Pero hindi ko din maintindihan ba't kailan pa ako nila i-mention. I mean, why? Diba? Tapos kapag finalo back sila, i-unfollow nila. Ganun. I mean, ang hirap explain kasi parang ang weird, di ko gets, but dinadefend ko yun. Plus, content nga lang yun. And hindi ko mag-gets kasi pag hindi ko yung pinapansin, sila naman yung nagpapapansin. So, yeah. So, ayun. Embrace your flaws, love your imperfections, and one step at a time. I mean, hindi mo kasi siya pwede din madaliin na parang okay lang sa'yo kasi alam sa sarili mo hindi. So, at some point, parang take time to love yourself even more and appreciate what's your body build, what is your appearance. Kasi may mga bagay na nasa'yo, nawala sa kanila, and vice versa. So, yun. Just be yourself. Learn to love yourself and else will follow talaga. All else will follow. Basta yun, learn to love every inch of yourself. Embrace your imperfections. Alam ko it's really hard kasi alam sa sarili mo may sarili ka nang insecurities like what I've said kanina. But then again, baby steps, ganun. Step by step, parang learn to love yourself even more each day, mga ganun. Tapos try to ignore what others are saying. Kasi the more na parang pinapansin mo, the more na mas naaapektuhan ka. Which is, hindi naman din sila nakakapagbigay ng benefit, diba? So, don't mind them na lang talaga. As in, and then start focusing on yourself. Yeah,
yun. Tapos parang feeling ko by then magiging confident enough ka na to to express yourself. So that is it, guys. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. At hindi ko pa tapos kainin ang kinakain ko. Parang sa pag lang chicken poppers ng Bonchon. Favorite ko to, never magsasawa dito. And yeah, comment down below kung ano pa yung gusto nyo makita ang contents dito sa vlog ko. And guys, mind you nga pala, tomorrow, excited ako kasi mamimit ko na si T-Burst. Mamimit ko na si T-Burst bukas. And tawag na ito. Kasi pumayag si Chicks na ipahiram si T-Burst, kaso si Lulu hindi mo na kasi merekla daw. But yeah, syempre na may mga iba pang mga napag-usapan about sa hiraman and all. But super excited ako miss kasi na parang alam mo yun, naiisip. Sinasabi ko nga to kay Anne, kay Dogs minsan. Parang napag-uusapan namin na parang ang laki kasi ni T-Burst, diba? Sobrang ang laki niya. Ang laki niyang aso. Tapos parang si Diggy medyo maliit, ganun. Syempre 1-year-old parang. Pero feeling namin hindi na talaga lalaki si Diggy kasing laki ni T-Burst. So parang gusto namin silang, yun, mag-boom. Para yung mga babies nila malalaki. Kaso, pag-isipan pa namin mabuti. Kung paano mangyayari doon. But, yeah. See you all on my next upload. Sorry guys, sobrang late na ako nakapag-upload. Like, 2 days na ako late kasi Monday na ngayon. But kasi puro talaga ako tulog lately. Sobrang puyat ako lagi sa OJT and everything. Kaya parang nagbabawi ako ng tulog. So, yun. That is it. Love you all. Sorry, may umuwi pa ako. Bye-bye!